Yo, what's up mga katropa? Good day po sa inyo lahat and welcome back dito ulit sa channel ko. Kung bago ka lang dito, welcome na welcome ka rin. Pagkatapos na panoorin mo ang video na ito, huwag mo lang kalimutan na siyempre mag-like, comment and subscribe at huwag mo rin kalimutan na subscribe ang ating notification bell para lagi ka updated sa mga bago kong videos. For today's video mga katropa, ito magluluto lang tayo ng mabilisang ulam. Actually, kasi panggabi ako sa duty, so kailangan kong matulog ngayon at kailangan ko siyempre magluto ng babaunin ko or yung dinner ko. Kaso siyempre naantok na ako. So kailangan nating magluto ng mabilisang ulam lang. So naisip ko magkalderetang corn beef. Kasi medyo nakakasawa na yung gisa-gisa lang. So lagyan natin ng konting pampasarap. So kalderetang corn beef ang naisipan ko. So ito, na-prepare ko na yung mga aking ingredients. Simulan na natin ang pagluto. Ayan mga katropa, painitin muna natin yung ating kawali o yung ating kaldero, kawali pala ang tawag dito. Tapos lagyan natin ng mantika. Ang una nating igigisa yung ating ito, yung ating patatas. Tanggalin muna natin yung tubig. Kalat lang natin yung ating mantika. Gisa na natin ng ating patatas. Lang natin siya hanggang sa maluto. Lagyan natin konting paminta at asin. Natin yung ating hotdog. Ayan. Hanggang sa maluto. Isa lang natin siya hanggang sa maluto. Pwede nyo rin lagyan ng ano to, ng carrots. Kaso wala akong carrots sa ref. Pupunta na ako. Kaya patatas na lang at hotdog. Ayan. Isa lang natin hanggang sa maluto. Sunod natin yung ating bell pepper. Oh. Ayan mga katropa, luto na ang ating patatas at hotdog. Bell pepper, i-set aside muna natin siya. I-set aside muna natin. Tapos, sisimulan na natin isa ang ating sibuyas at bawang. And ngayon naman, nag-igisa na natin ang ating sibuyas. Igisa lang natin siya siguro ng mga 30 seconds hanggang sa maging lumambot itong ating sibuyas. Tapos, sunod na natin itong ating bawang. Yan, another 30 seconds ulit sa pag-ibisa. Oh, may patapong-tapong pa, oh. Wala mo talaga, chef, eh, no? Pala yun, no? Malaglag ba?
natin yan. Medyo malambot na yung ating sibuyas. Luto na ang ating bawang. Lagyan na natin itong ating your food corn beef. Haluin lang natin siya. Natin. Sayang ko eh. Tapos guys, lagyan natin ng 1/4 cup ng tubig. Tayin natin medyo mawala ang tubig. Medyo kumukulo-kulo na ating corned beef. Pwede na natin ilagay yung ating Rino liver spread. Pero kalahati lang. Pero depende rin sa inyo. Kung gusto niyo lahat yun na. Pero sa akin, kalahati lang. Masyadong marami kapag ilahat natin. Tapos, isa-gisa ulit. Nag-evaporate na yung tubig niya. Mamantiga na siya. Siguro pwede na natin ilagay yung ating tomato sauce. Tuloy muna natin ng konti. Para yung liver spread kumalat. Ayan, pwede na natin ilagay itong ating tomato sauce. Ilang grams ba ito? 200. Saidin natin at medyo madami-dami pang laman yung loob nito. Tapos halo ulit. Sa tingin nyo mga katropa medyo natutuyuan, lagyan nyo lang ng tubig. 1/4 cup ulit ng tubig. Tapos lagyan natin ng pepper. Mamaya na natin lagyan ng asin kasi yung corn beef minsan talagang mahalat siya. Yan, depende sa inyo mga katropa kung gusto nyo lagyan ng maraming tubig, kung gusto nyo medyo masabaw yung inyong kaldereta, dagdagan nyo na lang. Pero kung sa akin, mukhang okay na to. Ngayon, pwede na natin ilagay yung ating sinetricide na yung patatas, hotdog, tsaka yung bell pepper. Yun, pandireta na ang itsura niya. Kulang na lang yung green peas tsaka carrots. At tayo lang natin medyo mawala yung sabaw. 1 eternity later. Ayan guys, luto na ang ating kalderetang corn beef. Nawala na yung tubig niya. Medyo lumabas na yung oil ng ating beef. By the way pala, kung gusto niyo ng medyo maangang ang inyong kalderetang corn beef, lagyan nyo lang ng chili powder o kaya ng chili flakes. So sa akin, nalagyan ko na ng chili powder kanina. So ngayon, ang pinaka-last na ilalagay natin dito, lagyan natin siya ng ito, cheese. Grate tayo ng cheese.
special na special ang ating kalderetang corned beef. Yan, gusto nyo, damihan nyo ng cheese, mas madami, mas masarap. Yan ang magastos. Tama na yung mga 1/4 nito. Sarap. Diba? Sinong mag-aakala na yung corned beef eh pwede palang gawing ganito? Mas masarap, di ba? Minsan kasi nakakasawa yung gisa-gisa lang eh. So, ganyan, pwede natin gawing, ayan, itong ating, ano to, kaldereta, corned beef. Tapos, haluin natin. Ayan, pwede na natin patayin yung ating apoy. Pwede na natin siyang i-serve or pwede po nang baunin ito mamaya. Pagkagising, pwede na rin kainin. Kalderetang kaldereta ang dating talaga mga katropa. Wala lang talagang carrots saka green peas. Ayan, pwede na natin siyang ilipat sa isang serving bowl. Ito na guys ang ating kalderetang corned beef. Napakasarap. Wow! Sura pa lang, talagang kalderetang kaldereta na. Sarap ito sa kanin. So yun mga katropa, natapos na nating lutuin ang ating kalderetang corned beef. Napakadali lang mga katropa. Siguro inabot lang ako ng mga 15 minutes. Mas matagal pa yata yung pagtantad ko ng mga ibang ingredients eh. So kung nagustuhan nyo ito, huwag nyo lang kalimutan mag-like. Tapos mag-comment na rin kayo. Siyempre, subscribe. Peace!